Hello guys, kaunting update nga lang pala sa ating mga alagang isda. Medyo matagal nga tayong hindi nakapag-vlog dahil nga sobrang busy at naghahanap ako ng trabaho. Kaya bihira ko nga lang pala silang puntahan at mabisita. Nung isang araw nga hindi ko nga sila napakain, buti nga hindi namatay at malalakas pa rin naman sila. By the way, ito nga pala yung aking mga alagang purple blue dragon. Hiniwalay ko na nga pala yung mga lalaki at yung mga babae. Magtutumans na nga rin pala sila kaya hiniwalay ko na. Pag hindi kasi sila hiniwalay, nagbe-breed sila ng kusa. At pag nag-breed sila ng mga bata pa, may posibilidad na hindi na sila lumaki at mabansot sila. Kaya mas okay pag ibibreed sila yung medyo maedad na nga sila. Yung tinututukan ko nga pala ng camera ito yung tatay nila. At yung iba naman na hindi pa nagpa-form yung mga kulay yun naman yung mga naging anak nung nakaraang buwan. Paglipas nga lang pala ng mga ilang linggo, yung mga walang ganong kulay na yan ganito na rin yung kulay katulad nung sa tatay nila. Kung mapapansin nyo nga ang ganda ng pattern at kulay ng pagkakapolkadot niya. Dito nga binugo ko sila ng konti para nga makita natin yung kulay talaga niya. Sobrang ganda talaga ng purple blue dragon na ito. Kaya nga pag pumupunta dito yung kapwa nating mag-iisda na si Eto gusto niya ngang makakuha ng lahi nito. Kahit nga siya nagagandahan din sa kulay at pattern nito. Pero sabi ko nga sa kanya hintayin niya na lang yung naging second batch nung mga naging anak nito. Mas marami nga pala yung mga naging anak nung second batch. Kung hindi nga ako nagkakamali nasa higit 40 pieces yung naging anak nila. Ito kasing first batch 11 pieces lang yung naging anak. Dahil nga bata pa kaya kaunti lang yung naging anak nila. Kaya kung sino nga pala yung mga gustong magkaroon ng ganitong guppy ay mag-PM or mag-message lang sa aking FB. Sa first batch na naging anak nga pala nila 5 yung naging lalaki at 6 naman yung mga naging babae. At kagandahan nga nun kahit na 11 lang silang naging anak buhay naman silang lahat at magaganda na sila ngayon. At tingin ko nga sa iba na mga naging malaki yung tiyan nabuntis na nga sila kaagad. Anyway, hindi nga pala sila mahirap alagaan. Kahit nga walang oxygen buhay sila basta malinis yung tubig at tama lang yung pakain. At isa pa sa kagandahan nila mabilis lang silang dumami. At syempre bukod doon mura lang din yung pagkain nila at hindi masakit sa bulsa. Kaya sa mga gustong bumili nito located lang kami dito sa Barangay Kapalangan, Laruyuhan. At nga pala hindi lang ito yung alaga natin. Mayroon pa tayong iba't ibang uri at strain ng mga guppy. Meron tayong 24K gold, meron tayong electric blue Moscow at marami pang iba. Meron din tayong mga chaps na guppy. Ang mga chaps nga natin ay mura ko lang silang binebenta. Kung minsan nga ginagawa ko lang silang free pag bumili sila ng mga pure na breed na guppy. Kaya comment kayo guys kung gusto nyo pang makita yung iba.